With merely 2 days to go before students return to schools, let's ask a teachers group for their take on how prepared the government is for Monday's reopening of classes. We're now joined by Benjo Basas of the Teachers Dignity Coalition. Benjo, good afternoon and welcome back to the program. Yes, ma'am, it's a magandang hapag po. Good afternoon to our viewers and listeners. In your social media, you conducted a survey on the readiness of teachers for Monday's school opening. May we know what the results of the survey showed? Well, based on our reports coming from our members, medyo problematic pa rin yung situation natin on the ground, no? Especially when it comes to classrooms, no? Classrooms po perhaps, no? Is the number one classroom, no? Shortage of classrooms, no? Will be the number one problem, no? When you go back to face-to-face classes by Monday. Nakita natin po yan, no? There are some schools na maabot po, no? Ng 70, no? yung estudyante. But in average po, nasa 50 po yung class size natin, no? Pero mataas pa rin ito, no? Considering that we are, no? We are in a pandemic situation and we really have to observe, no, at least, no, the minimum health protocols, no. And then there are some schools then, no, that covered courts, no, basketball courts, no, converted into classrooms, no. And in some cases, extreme cases perhaps, no, may mga classrooms po tayo, no, na hinati na sa dalawa, no. So they will be serving, no, two groups, no, two classes, no, at same time na po, no. And then we also have shifting, no, nung mga nakalipas po wala naman tayong shifting sa mga probinsya, no, pero ngayon meron na rin po, no. And in some cases po in Metro Manila meron na tayong school na nag-report na meron na silang 3 shifts, no, pagdating sa pasukan natin sa Lunes, no. So ganun po ka problematic yung situation. Hindi pa natin diyan binabanggit yung iba pang mga issues, no, like of course yung syempre yung mga upuan, ano, yung ating mga teachers, no, lack of teachers, no, and lack of school personnel din, no, especially yung hinihingi po namin supposedly, no, Ma'am Ritz, na kailangan talaga natin, ano, ng mga health professionals or health workers, no, doon sa school, no. Kasi dalawang bagay, no, yung kailangan po natin ma-ensure, no, for this Monday's opening of school, no. One is, well, yung learning ng mga bata, which is basically that's the primary reason, ano, back pay school tayo, no. But then of course hindi din natin pwedeng alisin, ano, yung concern natin, ano, doon sa health and the safety of our school children and even school personnel. Benjo, which agency is it who committed that there should be at least one health personnel per school? Plus, among your teachers, would you say that half will have full face-to-face classes 5 days a week already starting next week, and then the other half for blended learning or hybrid classes? Well, una doon po, no, sa ating, ano, sa ating health workers, no, supposedly syempre yung Department of Education ay meron sanang coordination sa DOH, no, kasi wala naman tayong personnel, health personnel, no, halos dito sa DepEd, no. In fact, one doctor lang, no, ang meron tayo, no, physician, ano, dito po sa kada division. Eh may mga divisions tayo na sobrang lalaki, no. Yun sana, no, at least kung hindi man po kaya ng first school, at least, no, maging accessible lang, no, kahit doon sa tinatawag po nating cluster of municipalities or districts, no. And then doon sa next concern po, no, ay yun pong ating mga eskwelahan talaga, no, mahihirapan talaga, no, dito sa tinatawag po natin na full face to face, no. But I think, no, and the way it's being carried out in the Department of Education, no, it seems that these face to face classes or in person classes would be the default, no. Although ngayon, no, merong in-identify ang DepEd na 46%, no, of all of our schools lamang po ang mag full face to face, no, by Monday, no. So medyo malaking bilang na rin po 'yan, no. At siguro, no, ito yung sinasabi ng DepEd na prepared na, no, for full face to face, no. Pero based on our service and our consultation po, no, with our leaders po, no, sa buong bansa, eh talagang problematic pa po yung situation at napakahirap pa rin po, no, na ipilit po ito, no. So yung statement ng DepEd, no, na all set, no,
at ready na talaga, mukhang gusto po namin i-contest no itong statement po na ito no. So siguro yung DepEd dapat po ay maging considerate no doon sa aming mga ibinibigay po no ng mga situation around the ground. Mm-hmm. Benja, the DepEd says in areas where there is a shortage of classrooms and chairs, that's where they plan to implement strategies such as shifting and blended learning to reduce the shortage. Does this mean, of course, you mentioned shifts of classes, even up to three, and then you have the partitioning of the classroom. What is the implication of these coping strategies? First yung classroom po no na hinati sa dalawa talagang medyo malaki po yung implication niyan no doon sa learning no. You can just imagine, very practical po ito no, you can just imagine na may dalawang klase diyan, let's say kahit 40 na lang yan, hindi na 50 no. So ibig sabihin no, meron tayong 80 no na mga bata no per class no, per classroom no, at least no, doon sa space na yan. Pag 80 yan, medyo magkakarinig din po yan ng ingay no. At hindi na rin natin ma-observe no kahit yung minimum no na distance no, na physical distance to no, between no our learners. So dalawang bagay po yan no, hindi talaga matututo ng mabuti yung mga bata no, at meron pang risk no na magkaroon po ng hawaan ano. At yun naman pong mga shifts naman ano, alam natin ano na merong prescribed no time no yung bawat subjects no na dapat makukuha nila in a day or in a week no, but because of this shifting po, syempre magkaroon tayo ng tinatawag na shortened instructional time no. So medyo na shortage din natin yung mga bata po dito no. Like let's say for example no, ang schools ay open from 6 let's say 6 AM no up to 6 PM. Extreme na po yan ano, na condition na po yan ano. Dito sa Metro Manila may mga ganyan. Eh kung 3 shifts po yung isang grade level or yung isang school no. Anong ibig po sabihin niyan no? Maximum would be 4 hours no na instructional time no doon po sa isang araw na klase ng mga bata. So ibig sabihin hindi po natin na comply no yung minimum time requirement no for our teaching and learning process no. Pero kami po no, talagang ito na lang no yung pwedeng gawin ng ating mga eskwelahan no. Alam mo Ms. Ritz no, kasi sinabi naman talaga ng DepEd no na yung mga eskwelahan po natin talaga no, sila yung bahala no na mag karoon no, gumawa ng paraan no, kumbaga diskartehan no yung itong situation po natin para maitawid natin ano yung school opening and perhaps no itong buong school year. And one last point ma'am no, ito yung sinasabi namin ever since no, lahat po ng pagkukulang no ng Department of Education, lahat ng pagkukulang ng ating system no, yung mga teachers po natin ang magpupuno no, at yung mga teacher po natin ano yung bahalang gumawa ng mga paraan ano, at nakita po natin yan even yung brigada eskwela no, yung mga teacher po natin gumastos ng sarili nilang pera or kaya naghanap no, nag-source na ng fund no, nag-raise ng fund or ng materials no para po dito sa school, sa maintenance week po natin. Mm-mm. Well Benjo, the DepEd says 96% of 28.6 million students have registered to go back to school. It seems that 850,000 teachers are also due to go back on Monday, and no more extended break, I suppose. This brings us to almost normal or pre-pandemic levels. Is that correct? But the education that the children are receiving, the proficiencies they're receiving, is it back to normal? Well, back to normal in the sense that of course no, yung mga bata natin ay papasok na no, and having 96% of course no, and we still have a day no, up until Monday po ay papasok, mayroon pa ring enrollment eh no, and we're expecting those students po no na late no na nag-enroll no, and then yung mga transferees and yung mga ganyan po na mga cases, and perhaps no ako po no, sa tingin ko nga no, sa aking pagtingin po no, baka lumampas pa no doon sa 100% target natin yan no, as compared to last year's enrollment no, and of course yung mga teachers po natin ay babalik din no, because this is our duty no, because we are mandated no to go back to school no. So but having those po na mga
mga pangyayari po, no, eh, it doesn't mean naman, no, it doesn't make this school year normal, no, kasi hindi pa rin we are still, no, technically and legally, no, under the situation of national health emergency, di ba? Up to September, no, nasa national health emergency pa rin po tayo as proclaimed, no, by our former President Duterte, no. At nakikita naman po natin, meron pa rin tumataas, no, at least, no, relatively, no, tumataas yung bilang ng mga COVID cases po natin, no. Yung mga bata natin may face masks pa rin, no, kapag papasok, no. Kailangan pa rin natin yung social distancing, no. So this is far from normal, no, far from being normal po, no. But then kami naman, ano, reasonable naman po yung ating mga teachers, no. Kailangan naman natin po, no, na talagang magsimula na, no, magsimula na tayong pumasok, no, at makita na po natin, no, kung ano yung pwede pang gawin, no, considering, no, the limitations of our situation, of the situation that we are in, no. Of course, no, nabanggit nyo rin naman, no, yun yung isa namin, no, na siguro kinasasama ng loob, no, sa ating system, no, na hindi po napagbigyan, no, yung aming maayos na pakikipag-usap, no, para doon sana sa extension, no, school break, no, na previously ay entitled, no, yung ating mga teachers, no. But siguro right after the opening of classes, no, we'll be going back, no, to perhaps, no, the negotiation table, no, to at least discuss, no, this matter, no, at baka ma-compensate yung ating mga teachers na nawalan po ng bakasyon. All right, Benjo, on TikTok we saw an unboxing of the laptops said to have been provided public school teachers, and that they really were not worth the 60,000 or 50,000 pesos per laptop that government paid for them, and that they won't be useful for teachers even in this face-to-face environment. Is that correct? Yes po, no, yun yung isang malungkot po dyan, no? In fact, some of our members po ay talagang nagpatunay, no, na medyo hindi talaga to ubra. And even, no, a DepEd official po, no, ay may nakausap ako 2 weeks ago, no, na siya mismo ay nagsabi, no, na yung laptop po na ito ay talagang hindi siya efficient, no, na gamitin kahit doon sa kanilang mga meetings, no. So yun lang ang aming panawagan po dito sa ating gobyerno ay talagang magkaroon na, no, nung investigation po dito. Of course, no, we recognize, no, and we acknowledge, no, the House and Senate, no, investigations po, no, if ever, no, well, anyway, meron na pong mga House resolution and even Senate resolution po, no, para mag-investigate dito. And even na the Department of Education po, no, I think, no, ay nagpadala na rin ng sulat, no, for fraud audit, no, dito po sa purchase na ito ng laptops, no, na talagang overpriced, no, and obsolete. Now, Benjo, you're also saying that the cash grant provided to teachers is not new. It's just supposed to be released this coming Monday, kind of belatedly so. Now, if so, what would be more appreciated at this time? This 5,000 cash allowance, of course, no, appreciated naman ito ng mga teacher po natin, no, pang hindi lang po namin parang nagustuhan kasi, no, kumbaga, no, parang doon sa mga reports, no, sa media, no, or hindi ko alam kung sino yung nagkamali po doon, no, pero parang seemingly, no, sinasabi na ito ay aid, no, ito ay ayuda, no, for our teachers, no. Hindi po, no, kasi as early as 2020 meron na po tayo niyan, no, po nasa batas po yan, nasa GAA nung 2020, no, ito ay 3,500, nung 2021 naging 5,000, na retain naman, ano, yung amount ito, no, for this year. Kasi yung alam mo yung mga nang babash din sa mga teachers, no, yun yung masakit sa amin kasi sinasabi na hindi naman daw kami nagtuturo, wala raw kaming ginagawa, nasa bahay lang kami, no. Mali po yung mga yun, ano, tapos biglang may lalabas po na ganito, no. Sana, no, ay ma-clarify, no. So on my personal Facebook, no, account, sinabi ko po na sana ay mag-clarify yung DepEd rito, no, kasi baka naman na ang mangyari nito, no, ang inaakala ng mga kababayan po natin ay masarap yung buhay ng mga teachers at bigla na lang tumatanggap, no, ng mga ganitong uri ng ayuda. But nevertheless, madam, no, whatever, no, na benepisyo, no, or incentives na ibibigay po sa amin, ano, ng gobyerno ay of course, no, we would appreciate, no, but syempre
mas magiging appreciative kami kung ibibigay po yung talagang kailangan ano ng ating mga teachers, no, like free laptops, no, internet connection, no, yung mga ganyan po. And of course yung salary increase na hinihingi po namin, no, but then sinabi na rin naman sa amin na hindi ito pwedeng ibigay, no. Of course not this year, no, dahil meron naman tayong GA for 2022, no, pero pwede naman po sa 2023, no, although meron pa tayong hinihintay na last tranche, no, ng ating increase under SSL o Salary Standardization Law 5, no. At least meron pa rin naman po, no, na kinakailangan tignan, no. And we rely heavily po, no, doon sa magiging amendment o magiging implementation, ano, ng Magna Carta for Public School Teachers, no, na dininig kamakalawa lamang diyan po sa Senado. Kasi doon medyo na-ensure na, no, at may mga sinasabi niya mandated na yung mga allocation, ano, mandated na yung funding for rights and welfare of our teachers. Sana magkatotoo na to, because Magna Carta for Public School Teachers po, no, is an old law, no, 1966 pa ito nagawa, no. Sana ngayong pagkakataon nito ay ma-implement, no, at i-recognize ng ating gobyerno yung kanilang pagkukulang, yung kanilang pagkakautang at bayaran ito. Mm-hmm. And right now we're showing you the graphics of your recommendations on how to improve or those amendments for the Magna Carta for public school teachers. As a last question, Benjo, are you still seeing a migration of teachers from private schools to public schools up to now? Yes, ma'am. No, yes, because ma'am. Because of the salary increase? Yeah, no. Opo, no, kasi alam mo, having said on all those things, no, na parang sa tingin natin ay medyo negative or sad, no, for us, no, public school teachers, no. At least, no, one thing that we appreciate naman ay at least dito sa public school po, meron tayong security of tenure, meron tayong job security, ano po, no. And unlike, no, in some private schools po, no, na ngayon nga ay may mga schools pa rin tayo, no, aside from that school in Quezon City, no, na finally ay nagsara na, no. Meron pa rin po tayo na mga schools, no, na nare-report na maaring magsara, no. So syempre, no, the Department of Education, no, must accommodate po, no, yung ating mga guro diyan, ano, doon sa mga lugar po niya na displaced, no. At sana ay kayanin po, no, yung ma-absorb ng DepEd, at least yung mga teachers po na talaga namang eligible po, no, to teach in public schools. Benjo Basas of the Teachers Dignity Coalition, a pleasure to have you. Thank you so much for sharing your insights with us, and we wish you well in the coming new school year. Thank you so much. Thank you, Mamrits. Thank you, Bob.